Good morning po sa inyo lahat. Isa pang maliyugto na ating COVID Bible School. Mamagat po na ating aralin ngayong umaga ay Joy, Intimacy, Commitment. Joy, Intimacy, Commitment. Joy po ay kasiyahan. Intimacy ay piging malapit o pagpapalagayang loob. Ano pong commitment ay pangako o pagkatalaga ng sarili. Joy, Intimacy, Commitment. Ito po ay tatlong karimang yugto na ugnayan o relasyon ng mga tao. Halimbawa po sa isang binata at dalaga, dahil sila ay masayang magkasama, dahil ang joy, lalong dumalas silang magkasama at nauwi lumaon sa intimacy. Habang lalo sila maging malapit at upang di na sila magkahiwalay, sila pinagpasyang magkaroon ng commitment o pangako o pagkatalaga pa sa mga sarili at bilang ang commitment na mag-boyfriend at girlfriend. Na maaaring mauwi po yan sa pagpapakasal o pagiging mag-asawa. Tinan po sana ang mangyari sa ating relasyon ugnayan sa ating Panginoon. Masimula, masaya tayo, meron tayong joy. Ngayon sana po ay huwag lamang masaya. Huwag sana mangyari sa atin ang nangyari po sa Matthew 13 na sa pagdating po ng kabigatian at pagsubok dahil sa mensahe, sila po ay tumalikod at nawala. Hindi po sapat ang joy. Nawa po ating joy ay lumago patungo sa intimacy, pagiging malapit sa Panginoon at malapit din sa kapatiran sa Iglesia. At mula po sa intimacy, na magkaroon nawa naman tayo ng commitment sa ating Panginoon. Ito po ang pagkatalaga ng sarili, commitment sa Panginoon, ginis sa kanyang gawain, at sa kanyang pamilya ng panampalataya. Nawa tayo po huwag matulad doon sa binanggit sa 1 John 2:19, na sila po ay umalis sa iglesia. At ang kanilang pag-alis, nagtitibayan nga na hindi pala sila mga tunay na kasama ng kapatiran. Kaya mami na mahal, nawa tayo magkaroon po ng joy at intimacy at commitment. Tunay mami na mahal, being Kristiyano ay hindi isang fling lamang. Ito po ay lifetime commitment o pagtalaga po natin sarili sa ating Panginoon. Kaya mami na mahal, tayo ba ay may buong-buong commitment sa ating Panginoon? Maraming salamat.